Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin kuno ang message sa iyo ng Baraha. Ito ay para sa weekend reading mo. Water sign, Pisces, Scorpio and Cancer. I hope na makuha mo ang energy dito sa mga barahang ito. Water sign, Pisces, Scorpio and Cancer. Okay, wow. May number 29 ka, and then number 25. Ang dalawang barahang ito ay parang nagsasabi sa iyo, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, na kung ikaw man ay nakaranas ng imprisonment or scarcity or restrictions or anything na medyo hindi maganda, lalo na sa usaping financial. For example, nagkaroon ka ng problema sa pera, nagkaroon ka ng problema sa iyong employer, sa iyong boss, or sa kung saan pa man, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na huwag kang mag-alala kasi nandito yung high honor. So, ibig sabihin, may freedom, may liberation. Liberation of kung ano man ang medyo imprisoned sa'yo, medyo restricted sa'yo. Okay? So, tanungin mo yung sarili mo sa araw na ito if kung ano yung minamanifest mo na parang feeling mo ang tagal dumating sa buhay mo. Kasi sinasabi ng Baraha sa'yo dito, for example, kasi itong imprisonment na to is pwedeng may trabaho ka naman pero mababa yung sweldo or hindi maganda yung flow ng money, yung energy dyan sa pinagtatrabahuhan mo, or parang feeling mo stagnation, stagnant yung situation mo. Parang hindi ka na po promote, walang mga benefits, or walang patutunguhan, parang ganun. And number 25-7, sinasabi ng Baraha na posibleng may balita ng promosyon. Posibleng may balita ng salary increase, relocation, travel, or kung paman dito, na pwedeng makatulong sa'yo papunta doon sa pag-akyat mo sa iyong tagumpay. So, paki-comment sa comment section, guys. Water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. If ever man na naghihintay kayo ng liberation or freedom sa usaping financial. Kasi meron ditong possible na promotion or appreciation. Pwedeng ma-appreciate ka, oh, diba? Pwedeng ma-appreciate ka ng mga employers mo, ng katrabaho mo, or kung ano pa man. So, kung makikita mo dito yung justice, it's balance na. Diba? So, kung dati ay nandun ka sa ilalim na feeling mo, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Kasi, parang sumusunod ka lang eh. Parang go with the flow ka lang. But now, sinasabi ng Baraha na magkakaroon ng balance eh. May mga signing of contracts. May new beginnings dito. Signing of contracts, new beginnings, new job, new career. Parang ganun ang nakikita na. Okay, so next naman is Ace of Coins. So, yon. So, nakikita natin dito guys na ang posibleng magkakaroon ng balance sa buhay mo is pera talaga. Ang posibleng magkakaroon ng justice sa buhay mo is salapi. So, for example, may papasukin kang bagong trabaho or bagong ideas, bagong business or bagong source ng income. And ito ay posibleng pantay yung parang magbe-benefit ka, and at the same time magbe-benefit din yung employer mo or yung company na pinagtatrabahuan mo. Okay? And sinasabi ng Baraha sa'yo dito na para hindi daw maulit yung mga nangyari sa'yo, lalo na sa nakaraang taon or nakaraang mga pangyayari sa buhay mo, lalo na sa financial and relationship or commitment, makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition. And kung makikita mo to na two of wands na yan, tapos may star sa likod, ang sinasabi na maraming choices, maraming options na posibleng i-offer sa yung universe. So, ano lang muna tayo? Go with the flow lang tayo? Or ano lang? Kailangan mong straightforward lang sa plano mo. Okay? Thank you. Water sign, Pisces, Scorpio, Cancer.
double confirmation improvement. So, nakikita natin dito na posibleng if you're a single water sign, may mag-o-offer sa'yo ng relationship or pwedeng may mag-o-offer sa'yo ng work na eto ay kailangan mo mag-travel, kailangan mong umalis, kailangan mong mag-explore, kailangan mo ng movement. So, if ever man, if ever lang, na naghihintay ka na kung saan ka siswertehan, kung saan ka magiging swerte, ang barahang ito ay nagsasabi sa'yo na kailangan mong sundin ito, kailangan mong gawin. Kung ano man ito na itinuturo sa'yo ng ating universe. Kasi may tinuturo sa'yo, parang ito yung destiny mo, ito yung kapalaran mo. Diba? So, nakikita ko sa'yo dito na kung looking for a relationship ka, may mga possible relationship dito na pwede mong matagpuan, pero hindi siya sa malapit lang, malayo. Kailangan mag-travel. Kailangan niya mag-travel. So, it's a long distance or pwedeng ibang lahi siya or nasa ibang bansa siya or nasa ibang lugar. And, double confirmation yung justice card. So, nakikita natin dito na posibleng may mag-offer sa'yo ng kasal or it's a double, dalawang kontrata. Kasi may 2 of 1s ka dito. So, sinasabi na posibleng may mag-offer sa'yo ng dalawang kontrata, dalawang trabaho, dalawang career, dalawang kung ano man to na i-offer sa'yo. Okay? Oh. Double confirmation again yung 2 of 1s. So, double confirmation yung 2 of 1s, double confirmation yung justice. So, doubly-doubly yung justice, doubly-doubly yung karmic equality and justice na posibleng matanggap mo and at the same time, mga choices sa buhay. And may kailangan kang i-celebrate, syempre, diba? So, if ever makaalis ka na dito sa sitwasyon na to na sobrang toxic, na sobrang restricted, syempre, magse-celebrate ka. Kasi nakaalis ka na, nakawala ka na sa mga restriction. Nakikita ko sir dito na may ibang water sign na sobrang excited. Excited kayo sa kung ano ito na sinasabi ng baraha. Kasi unexpected nyo na to eh. Yung iba in-expect nyo na to, and yung iba naman is parang nafe-feel nyo na to. Intuition. Wow. So, everything happens for a reason. Lahat daw ng mga mina-manifest mo ay posibleng mapapasayo. Lahat ng gugustuhin mo ay posibleng mapapasayo. Etong magician na to is nagsasabi sa'yo na walang kulang sa'yo. Kung ano man ang kailangan mo sa ngayon or sa darating, bukas, makalawa, ito ay ibuprovide sa'yo ng universe. So, wag na wag kang sumuko. O, diba? May Wheel of Fortune. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, ang Wheel of Fortune ay nagsasabi na iikot yung gulong ng palad pabor sa iyo. Okay, so nakikita natin dito na magiging balanse ang iyong financial, magiging balanse ang iyong pera. May mga tao na possible na pumasok sa buhay mo para mag-share ng blessings. Or in the long run, pwedeng after mo makuha itong successful na itong business, work, or kung ano man itong celebration or justice contracts, siguro may mga taong lalapit sa iyo para humingi ng tulong. So nakikita natin dito yung power of giving and receiving, yung balance energy. And nakikita ko sa'yo dito na siguro may mga realization ka din today. May mga realization ka na pwedeng maisip mo na siguro for the past few years, ikaw yung parang nagpo-provide sa family mo, sa friends mo, or sa mga tao sa paligid mo na in need, may kailangan. But sinasabi ng bara sa'yo dito na yung pagbibigay mo ng tulong sa mga tao sa paligid mo ay hindi naman yun nasayang. May ibang binalik sa'yo, may ibang maganda yung ibinalik sa'yo, may iba na instead na magpasalamat, binakstab ka pa, or siniraan ka pa, or niloko ka pa. But sinasabi ng baraha, walang sayang doon. Kasi ang blessings na posibleng kaakibat ng mga ginawa mo from your past is ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Okay? So, yun. Ang sinasabi ng baraha sa'yo dito na darating ang panahon, lalo na dun sa mga Pisces natin. Pero mostly Scorpio and Cancer, ganun din. Darating ang panahon, darating ang araw na sobra kang magiging masaya. Sobra kang magpapasalamat sa mga trials, sa mga errors, sa mga mistakes, sa mga problema, tribulations na napagdaanan mo. Dahil dun sa mga problemang yun, mas naging matatag ka. Nagpapasalamat ka din or magpapasalamat ka din sa mga susunod na araw doon sa mga taong ginawan ka ng masama. Kasi kung hindi ka nila ginawa ng masama, hindi mo marirealize na sobra-sobra na pala yung ginagawa mong kabutihan sa kanila. So, nakikita ko sa'yo dito na mas magiging
wise. Ang dami mong wisdom, ang galing mo. Kasi yung mga nangyari sa iyo sa past, it's either positive or negative, dala-dala mo siya. Okay? Patungo doon sa kung saan man na journey ka papunta. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng Bara sa iyo. And sa ilalim niya, financial freedom to. So, nakikita natin dito na expect the unexpected or expect yung expected mo. Talagang may parang umaapaw dito ang swerte na parating sa buhay mo. Okay? Thank you guys. Bye!